Outcasts on her knees, you're the God who reads.
Ang Diyos na nagdala sa amin sa dahong lugar na ito. Ang Diyos na aming inaawitan at sinasamba. Amen. Ikaw, Yahweh, ang aming pararangalan sa aming buhay, O Diyos. Salamat, Ama, minsan pa sa pagdala mo sa amin sa lugar na ito, sa aming pagtitipon, Panginoon, sa dahong lugar na ito na ginagamit mo. At salamat din sa iyong salita na aming pagsasaluhan sa gabi nito. Minsan pa, Panginoon, at gaya ng aming laging panalangin, that you will continue to open our hearts and our minds that we may be able to understand your word that will be talking about and will be reflecting on this evening. Once more, Heavenly Father, let your spirit of wisdom and understanding fill each and every heart, Lord God, each and every mind that is willing to learn from you. Lord, give us a willing heart to accept your word and to learn from you. And right now, Heavenly Father, let your Holy Spirit continue to fill this place. Anoint each and everyone who you have gathered. And once more, that every people who has breath continue to worship your mighty name as we await for your coming, Father. Amen. Once more, we bring you back all the praises, the glory, and thanksgiving. In the name of Jesus Christ, our only Lord and Savior, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Ah!
pagpalang gabi po. Thank you, Brother Ariel. Pagpalang gabi po sa inyo lahat. Pagpalang gabi. At sumayo. At sumayo rin. Hindi, ako na ba? Samahan po ninyo ako sa pagbasa po ng salita ng Diyos. It will be taken from the book of... Book of... Tingnan natin. Wala yung aking code po. Ayan. Samahan po ninyo Luke, Book of Luke, chapter 21, verses 25 to 36. Science. This will be the gospel for Sunday. Ito po ang gospel po natin this coming Sunday. Luke chapter 21. Chapter 25 verses, chapter 21 verses 25 to 36. Samahan po ninyo ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Signs of the end times, the coming of the Son of Man. There will be signs in the sun, the moon, and the stars, and on the earth, nations will be in dismay, perplexed by the roaring of the sea and the waves. People will die of fright in anticipation of what is coming upon the world. For the powers of the heavens will be shaken. And then they will see the Son of Man coming in the clouds with power and great glory. But when these signs begin to happen, stand erect and raise your heads, because your redemption is at hand. He taught them a lesson. Consider the fig tree and all the other trees. When their buds burst open, you see for yourselves and know that summer is now near. In the same way, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near. Amen, I say to you, this generation will not pass away until all these things have taken place. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Beware that your hearts do not become drowsy from carousing and drunkenness and anxieties of daily life, and that they catch you by surprise like a trap. For that day will assault everyone who lives on the face of the earth. Be vigilant at all times, and pray that you have the strength to escape the tribulations that are imminent and to stand before the Son of Man. Asahin po natin sa ating sariling wika sa aklat ni San Lucas, kabanata 21, talata 25 hanggang 36. Ang tanda ng pagbabalik ng anak ng tao. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ubong ng mga dalubong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahong iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaa at may kapangyarihan sa dakilang at dakilang karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang inyong katubusan. At sinabi sa kanila ni Jesus sa isang talinghaga, tingnan ninyo puno ng igos at ang iba pang punong kahoy. Kapag nagkakadahon na ito, alamin ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga sinasabi ko, malalaman ninyong malapit na ang paghahari ng Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa sanlahing ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ang katakawan, paglalasing, at kabalisahan sa buhay na ito ay alisin ninyo sa inyong isip. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng araw na iyon, na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayari nito at makaharap kayo sa anak ng tao. Ang salita ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos. Amen.
kasamaan po ninyo ako sa pagdinilay po ng salita ng Diyos. Yung ating pong binasang gospel will be the gospel this coming Sunday. That is, yeah, Sunday. Sabi ko sana tomorrow. Friday pa lang mo. Anyways. So ito po yung gospel natin sa darating na linggo. Sino po nakakaalala ng isa-celebrate natin sa Sunday? First Advent. First Sunday of Advent, di ba? Unang Sunday of Advent. And Advent means? Coming. The coming. Preparation. Paghahanda. Mayroong darating. Sino ang darating? Si Jesus darating. Pero ano ba ibig sabihin ng pagbabalik ni Jesus at pagdating ni Jesus? Yun yung ating pong pagninilayan sa hapon ito, ay sa gabing ito. Mga kamagagawa ng Diyos, review lang natin. Ano po ba ang gospel 2 weeks ago? Medyo matagal-tagal yun. 2 weeks ago pa. 2 weeks ago po, ang ating binasang gospel ay nasa Book of Mark at kaparalel ng ating binasa ngayon. Parehong-pareho niya. Yun yung kaparalel verse niya. Pero bago natin pag-usapan yung ating... Tapos last week, ano po yung gospel last week? Sino po nakakaalala? Tungkol saan? Ano yung celebrate natin last week? Christ the King. So, last 2 weeks ago, binigyan tayo ng gospel. Ang gospel na ating binasa ay tungkol dun sa kaparalel verse niya, the coming of the Son of Man. Yun yung 2 weeks ago. Tapos last week, it is Christ the King. Ang pagbabalik ni Jesus bilang isang hari. At may prophecy pa si Prophet Daniel tungkol doon sa pagbabalik ng isang hari. At meron, it is the same gospel, parallel niya, yung ating gospel ngayon, parallel na two weeks ago. So anong ibig sabihin po nito? Talagang sa ang Biblia, ang ating po simbahang Katoliko, pinaghahanda tayo. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Handa ka na ba? At yun po ang ating pag-uusapan. Ang ating pong pag-uusapan sa hapong ito ay ang tanong na, handa ka na ba? May kitatagilid ko po siya. Ano po? Yeah. Kasi po ako'y giniginaw. Ang lalamig ako. Ang ating pong pag-uusapan ay ang tanong na, handa ka na ba? Tanungin nyo nga po ang inyong katabi kung handa ka siya. Handa ka na ba? Handa ka na ba? Yan ang ating pag-uusapan. Handa ka na ba? Ano ibig sabihin ng handa ka na ba? Are you ready? Are you prepared? Saan? Ano ang iyong pinaghahandaan? At yan po yung ating sasagutin sa gabing ito. Meron tayong dalawang tanong na sasagutin po sa gabing ito. Handa na kayo? Handa na po kayo? Ang dalawang tanong na ating sasagutin sa gabi pong ito ay, what are you preparing for? Ano nga ba ang ating pinaghahandaan? We are in the season of Advent and we are preparing for the coming of Christ. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng pagbabalik ni Jesus? Ano po ba ibig sabihin ng pagbabalik ni Jesus? Judgment Day. At yung pangalawang sasagutin po natin sa hapong ito, sa gabing ito, hapon ako ng hapon, nakaprograma ako ng hapon. Ang pangalawa po sasagutin natin ay, how do you know that you're ready? Tanong mo yung katabi mo, paano mo malalaman ready ka na? Brother Paul, ready ka na ba? Manalangin, kaya... I guess. Paano mo malalaman ready ka na? Always trying. Hindi natin alam. Paano po natin malalaman kung tayo ay handa na? Sabi doon sa ating binasa, bigyan muna natin ang background, yung sa ating pong binasa, sabi doon, yung ating kahandaan ay ang ating pinaghahandaan ay ano raw yun? Yung ating pinaghahandaan? Ang pagbabalik, kaya ang title niya, Signs of the End Times, the Coming of the Son of Man. So yung ano yung mga signs of the end times at ano yung palatandaan na darating na ang anak ng tao? Again, for the sake of kung kayo po'y magbabasa pa ng mga parallel verse ito, ito'y matatagpon din natin sa Matthew chapter 24 at sa Mark chapter 13, yung gospel 2 weeks ago. Pare-pareho sila ng sinasabi, ang pagbabalik ng anak ng tao. Ano po ba yung background? Sino po may dalang Biblia? Kung meron po kayong dalang Biblia, samahan po ninyo ako sa pag-reflect. Kukunin natin yung kaparalel na verse niya sa Book of Mark. Bakit yung Book of Mark? Kasi po yung Book of Mark, meron siya mga sinasabi na details na hindi niya sinasabi ng Book of Luke. Mayroong detalye si Mark
na isinulat sa kanyang gospel na hindi nakikita sa Book of Luke. Bibigyan natin ng emphasis. Ano yun? Luke chapter 21 verse 7 at yung Mark chapter 13 verse 3 ay kapareho. Magkapareho. Kaya lang, meron hindi nabanggit si Luke na nabanggit naman ni Mark. Ano yun? May nagtanong kay Jesus ng mga disciples niya. Pakibasa nga po yung Mark chapter 13 verse 3. Kaya dapat lagi tayo nila ng Biblia. Kasi habi nyo, handa kayo eh. Sige nga, kapatid. As he was sitting on the Mount of Olives opposite the temple, Peter, James, and John, and Andrew were questioning him privately. Tell us, when will these things be? And ayan. What will be the sign when all these things are going to be fulfilled? Ayan. Yun yung tanong. Kasi sa Book of Luke, yung binasa natin kanina, hindi binanggit, sabi na doon sa binasa natin kanina, may mga disciples lang na nagtanong kay Jesus. They asked Jesus. Pero sa Book of Mark, it's very specific that there were four disciples who were asking Jesus. It was Peter, James, John, and Andrew. They asked Jesus about the end times and the signs of the end times. Amen po? Amen. Amen. At ano yung mga sagot ni Jesus na mga signs? Sige, kung kayo po ay nasa Mark chapter 13. Yan, masasabayan ninyo ako. Sige po, I'm giving you time. Mark chapter 13. Yun ang pinagbabasihan natin kasi pareho sila ng sinasabi. The only difference is that Luke did not give much details as compared to Mark. So we are reading Mark chapter 13. Mark chapter 13 verse 9. Verse 9 na po tayo sa verse 9. Ano yung mga signs and mga warnings na ibinigay ni Jesus Christ? Kasi ulitin natin ha, makikinig po kayo. Makikinig po kayo. There were four disciples of Jesus who were asking Him. And what was the question? What are the signs? Kasi pinag-uusapan nila, ganito yung senaryo. Si Jesus at yung kanyang mga disipulo, tinitingnan yung mga magagarang templo sa Jerusalem. At sabi ni Jesus, darating ang panahon na walang bato na nakatungtong sa kanyang kapwa bato. Naintindihan niyo? Ibig sabihin, lahat ng temple, lahat ng bato na magkakapatong, kasi di ba yung mga, isipin nyo na lang yung mga templo noon, mga lalaking bato, wala yung, ano, walang bakal yun sa loob. As in, magkakapatong na malalaking bato. So, wala daw bato na makapwa bato na matitira. Lahat ay masisira, lahat ay magigiba, lahat ay babagsak. So, tinanong ni Jesus, so kailan mangyayari? Ay, tanong ng mga disciples. Sino yung apat na disciples? Sa verse 13, ay chapter 13, verse 3. Si Peter, James, John, and Andrew. There were four of them who asked. Sabi niya, so ano yung sign na darating na yung huling panahon? So ano yung sinyales sa malalaman natin yon? At nagbigay si Jesus ng mga warnings. What were the signs? Nations will rise against nations. And kingdom against kingdoms. Many will be deceived, sabi doon. Wars and reports of wars. Nations against nations, kingdoms against kingdoms, earthquake from place to place. Nangyayari po ba? Yes. Famine, plagues. Sabi ng Book of Luke, meron pang dinagdag plagues. And this is just the beginning of labor pains. Yung pong mga nanganak na, alam ninyo na kapag kayo yung mga nanganak na, humihilaw yun yan, di ba? Beginning pa lang yun. Itong mga sinasabi ng digmaan, itong sinasabing gutom, itong sinasabing nations against nations, kingdoms against kingdoms, is just the beginning of much worse thing that will happen. Naunawaan po natin, simula pa lang ito. So kung may mababalitaan tayong tsunami, maraming nagugutom, maraming namamatay, mga digmaan, simula pa lang ito. Amen po? Amen po, simula pa lang. At may ginamit ang Biblia tungkol sa word na tribulation. Ano po ba ibig sabihin ng tribulation? Paghihirap. Great pains. Talagang matinding hirap. Simula pa lang ang digmaan ay simula pa lang na matinding paghihirap. So can you just imagine the people in Syria right now, the people in the Middle East that's having war right now, na may mga war doon. Simula pa lang yun ang paghihirap.
at sila na-experience nila yung simula. Tayo, pag na-experience natin yung simula, yung ganung sitwasyon na meron sila, yun na yung simula. It's not yet the end. It's not yet the actual tribulation. It's not yet the actual pain. It is just the beginning. Amen po? At tingnan natin, basahin po natin ang Mark chapter 13, verses 14 to 23. Again, we're just reading the book of Mark. Kasi ito yung mas specific yung kanyang mga ginagamit na details. I'm reading Mark chapter 13, 14 to 23. I'm going to read it in Filipino. Unawain ito ng gumabasa. Kapag nakita na ninyo ang kasuklan-suklan na kalapastanganan na nasa dakong di dapat kalagyan, ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papuntang kabundukan. So, ibig sabihin, pag darating na itong malitinding paghihirap, yung mga nasa Judea, kasi flat, aakyat ka na sa kabundukan, magtago ka na. Take note, sino po yung nagsasalita dito? Si Mark. Sino yung nagsasalita dito sa senaryo na to? Cristo. Si Jesus mismo. Kasi tinanong nung apat na disciple, si Jesus Christ. So this is Jesus Christ talking, kaya naka-quote siya. Tapos sabi doon, I'm reading verse 15, ang nasa bubungan ay huwag nang magtangkang pumasok pa sa bahay upang kumuha ng anuman. At ang mga nasa bukid ay huwag nang umuwi pa upang kumuha ng balabal. Ibig sabihin, magtago ka na. Pag dumating na itong great tribulation, ang translation niya ha, yung kasuklam-suklam na kalapastanganan. Tapos sa verse 16, ang mga nasa bukid ay huwag nang umuwi pa upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na iyon, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyong huwag mangyari ang mga ito sa panahon ng taglamig. Bakit? Can you just imagine? Yeah. Meron digmaan, tapos taglamig pa, wala kang makain. As in, wow. Lahat ng klase ng panghihirap, may experience mo. Amen po? And this is just the beginning. Amen po? Amen. At itong sinasabi natin, this is the great, ito na yung during the tribulation, ano ba yung sabi kasunod? Sapagkat sa mga panahon yun, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapitindian na hindi pa nararanasan ng likhain ng Diyos ang sanlibutan. So the pain that we are about to experience, yung hindi pa nararanasan ng sanlibutan, never in the history of the world that it has been experienced. Naalala ninyo yung the Great Flood? Naalala po ninyo yung the Great Flood? Sino yung character sa Great Flood? Sino po? Noah. Naalala po ninyo si Noah? Sino lang ang naligtas sa kanyang panahon? Yung kanyang pamilya, yung kanyang asawa, yung kanyang tatlong anak, at yung mga asawa nila. Sila lang ang naligtas. Can you just imagine, i-picture niyo po sa isip ninyo sa oras na ito. Nasa isang malaki kang boat, tapos lahat ng tao nakakapit sa boat na yun dahil gusto rin nilang masave. Can you just imagine yung sigawan ng lahat ng tao na nakakapit sa bangka mo? Tapos wala kang magawa para iligtas sila kasi hindi sila dapat maligtas. Na-imagine ninyo? At kung nakita niyo po ninyo yung bagyo na nangyari sa Tacloban, sa Leyte, nakita niyo sa TV yung lahat ng naanod, lahat ng namatay, yung mass graveyard na ginawa nila, ganun ang itsura. And even worse than that, sabi hindi pa rin nararanasan. At hindi pa nararanasan mula ng likhain ng Diyos ang sanlibutan. Naalam po ninyo yung nangyari sa Sodom and Gomorrah? What happened in Sodom and Gomorrah? Nasunog. Hindi lang sila basta nasunog. Ano nangyari? Turn into stones. Ano nangyari sa Sodom and Gomorrah? Paano nasunog ang Sodom and Gomorrah? Hindi siya bagka nagkaroon ng sunog. May nangyari kung bakit siya nasunog. Ano yung paano nasunog ang Sodom and Gomorrah? Meteorites, umulan ng apoy. Umuulan ng apoy. Wow. And what is about to happen is even worse than that. So makakakita kayo na umuulan ng apoy, mas matindi pa doon. This is not something scary na aking tinatakot ko kayong lahat. Kasi ito yung katotohanan ng Biblia. Minsan tayo, na-overwhelm tayo sa sarili nating problema. Yung sa sarili natin mga issues sa buhay, hindi natin naaalala minsan kapag, halimbawa, may narinig kang preaching, ang sigla-sigla natin pag blessings, pagpapala, kagalingan. Pero alam po ba ninyo, ang tunay na essence ng Biblia ay yung i-warn tayong lahat.
The blessings is for us to experience right now. Hindi ko sinasabing masama ang mag-preach about blessings. But the real essence of sharing the Word of God is maunawaan natin. Ano ba yung inaasahan natin darating? There is something that is about to happen. And sometimes, tayo mga Kristiyanong Katoliko, nabubulag tayo sa kaabalahan, hindi natin na iniisip o ina-anticipate. Kaya pala tayo nagsiselebrate ng Advent, kaya pala tayo nagsiselebrate ng Lent, is to prepare ourselves kasi there is something that is going to happen. Alam po ba ninyo, ang season of Advent is not just a preparation for Christ coming in the manger. When Jesus Christ comes back, will He still be in the manger? No. Hindi na. Pag dumating si Jesus, ano na po siya? Sa clouds. Judge. Isa na siyang hari, isa na siyang judge. Kaya pag dumating si Jesus, mamaya pagbigyan natin ng emphasis yun, pag dumating si Jesus, hindi ka na pwedeng, Jesus Christ, I accept you as my Lord and Savior. No. Pag dumating si Jesus, wala nang prayer of acceptance. Pag dumating si Jesus, hiwalay ang tupa at ang goat. At ang kambing. The sheep and the goat will be separated. Amen po? Amen. Yun na yung katotohanan. Kaya nga, sabi pa ng isang part ng Biblia, sino ka? Hindi kita nakikilala. Kasi pag dumating si Jesus, wala na, hindi ka na pwedeng, Jesus Christ, tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas. Late na. Nandito na ako para maghatol, hindi na para maging tagapagligtas. Sa panahon ngayon, si Jesus tagapagligtas pa. Pero pag dumating siya, hindi na siya tagapagligtas. Siya po ay isa ng judge, isa ng hukom. Continue. At kung hindi paigliin ng Panginoon ang panahon iyon, walang sino man ang makakaligtas. Take note ha, yung paghihirap, pag hindi pinaigsi ng Panginoon yung paghihirap na yun, walang makakaligtas. Kaya lang, walang sino man ang makakaligtas. Subalit, alang-alang sa kanyang mga hinirang, paiikliin niya iyon. Amen. So pag dumating si Jesus, we will experience pain. We will experience sufferings. Bago pa lang siya dumating at yung araw ng kanyang pagbabalik. Amen po? Amen. Bakit niya ipararanas sa atin yon? Bakit natin mararanasan? Ang ating pong simbahang Katoliko, at maraming pananaw tungkol sa salvation at sa kaligtasan at sa pagbabalik ni Jesus, meron silang tinatawag na pre-tribulation, yung bago yung paghihirap, during the tribulation at saka yung post-tribulation after ng ating paghihirap. Pero hindi yan ang bibigyan natin ng emphasis. Ang binibigyan natin ng emphasis is darating si Jesus. At pag siya dumating, yung pre-labor pains, yun yung ating mararanasan, wars, kingdoms, again kingdoms, famine, plagues, pains. Amen po? At ito yung mararanasan natin pag dumating si Jesus. At babasahin natin yung karugtong verse 21. Kung may magsasabi sa inyo, narito ang Kristo, o kaya'y naroon siya, huwag kayong maniniwala. So mayroong dating na false prophet. At marami na tayong naririnig na ganyan. May nagpapakilala silang tagapagligtas. Amen po? At huwag tayong maniniwala. At ito napakagandang sinabi ng verse 22. Sapagkat may mga magpapanggap na Kristo at may mga magpapanggap na propeta. Magpapakita sila ng mga himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari ang mga hinirang ng Diyos. Take note, ang iniligaw yung mga mananampalataya. Bakit kaya? Bakit ang ililigaw yung mga mananampalataya? Kasi kailangan ni Satanas na mailigaw lahat ng sumasampalataya. Yung mga non-believers, obviously, may hapol na. Amen po? Amen. Pero yung mga believers, ililigaw pa tayo. Kaya tayo nag-aaral po ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. And I shared this before. Actually, I shared this in New York chapter nung 15th kasi ito rin yung gospel. Parallel niya. At na-share ko, pinag-usapan namin ni Brother J.R. kami po yung magkasama sa Chicago. Darating yung panahon na ang Biblia hindi na magiging available. Kaya dapat ang Biblia ay sinasapuso at sinasaisip. Kapag nagko-quote ka ng salita ng Diyos, dapat alam na natin yung salita ng Diyos. Even if you do not know the particular chapter or verse, you know God's Word. Amen. Amen. Yun yung pangahawakan natin. Yun yung magiging encouragement natin. Why?
darating ang panahon, if we have been, if we've been relying so much on the internet and about on God's word on the internet, so paano pag wala ng kuryente, wala ng internet, hindi ka na nakapagbasa ng Biblia? Paano pag hindi tayo nagbabasa ng Biblia? Mawawala at maliligaw tayong lahat. Amen po? Amen. At tagtungan natin ang basa sa pag, verse 23. Kaya mag-ingat kayo, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay, bago pa man ito mangyari. Amen po? Amen. It is during the tribulation. Amen po? Ano mangyayari after the tribulation, after the pains? Ano po sa palagay ninyo mangyayari after ng paghihirap na ito? Joy? Ayan. Basahin natin yung karugtong. Basahin natin yung verse 24. I'm still on Mark chapter 13, verse 24. I'm giving emphasis again on the book of Mark kasi meron siya mga specific na mga details na hindi nabanggit na yung ni Luke. Sabi ng Mark 13, 24, in those days, after that tribulation, take note ha, after the paghihirap, ano rin mangyayari? So, ulitin natin, review, isang maiksing review. Before the tribulation, bago ang paghihirap, ano mangyayari? May wars, report of wars, kingdoms against kingdoms, nations against nations, famines, plague. Yun yung bago, yung paghihirap. And during the paghihirap, yung pains and sufferings na hindi pa nararanasan ng daigdig. And after that, ano raw ang mangyayari? Sabi ni verse 24. Those days, after that tribulation, after that pains and sufferings, the sun will be darkened. Wow! Tapos na nga yung paghihirap, magda-darken pa ang sun. The moon will not give its light, obviously, because the moon gets its light from the sun, right? Reflection. And the stars will be falling from the sky, and the powers in the heavens will be shaken. Tapos na ang paghihirap, nangyayari pa rin yan. Lahat ng matay. Amen po. Mamamatay ba ang lahat? Hindi, kasi paiigsiin daw ng Panginoon para lang sa kaligtasan ng mga nananampalataya. Dugtungan po natin ang basa. And then, they will see the Son of Man coming in the clouds. Ito na yung exciting part. After all those pains, mayroong nag-aral ng Biblia, sinasabi na this is 7 years of tribulation. 7 years of pains. 7 years, yung sa 7 years of pain, nandun na yung pre-tribulation, during the tribulation, and pagbabalik ni Jesus, will, pero hindi natin binibigyan ng din, meron lang mga nag-aaral ng Biblia na 7 years in total, kasi nasa Biblia din. And then, they will see the Son of Man, ayon, darating si Jesus, nasaan? Nasa alapaat. And then, he will send out the angels and gather his elect. Ito yung scenario. After all the pains and tribulations, magbubukas ang langit. So imagine ninyo, biglang liliwanag ang langit at bubukas kahit ganito kadilim. Tapos darating si Jesus, kasama ang kanyang mga anghel. And then he will send out the angels and gather his elect. Lahat ng anghel, can you picture nyo ito? Marami kayong picture na nakita ng ganito. Si Jesus, isang hari, may hawak siyang scepter. Tapos napapaliguran siya ng anghel. Tapos lahat ng anghel pupunta sa daigdig. At anong gagawin ng mga anghel? He will send out the angels and gather his elect. Lahat ng kanyang inirang, lahat ng mga mananampalataya na nakaligtas sa paghihirap, kanyang titipunin. Amen po? Amen. Ang tanong, kapag bumukas ang langit ngayon, ang ganda ng view natin sa bintana, bigla nagliwanag ang langit at dumating si Jesus, meron bang anghel na susunduk sa'yo? Meron bang anghel na susunduk sa iyo? Nakita natin ngayon, nakaharap tayo sa bintana, bumukas ang langit. Tapos, nandito na ang mga anghel. Nakikita mo yung mga tao, nag-aangatan, sinusundo ng mga anghel. Tapos, nandito tayo, uy, ako din, ba't hindi umaangat? Ba't hindi ako umaangat? Hindi mo natatanungin yung katabi mo. Tatanungin mo na ngayon yung sarili mo. Will I be picked up by an angel and be drawn back to Jesus? Maliligtas ba ako? At yun ang tanong ko sa inyo ngayon. Ligtas ka na ba?
Hindi pa sigurado. Tatanungin ko po kayo, ligtas ka na ba? Ligtas. No? Ligtas na. Hala, ilan taon na ang flashing? Ilan taon na po ang flashing? 21 years na tayong naglilingkod, hindi natin alam kung tayo ligtas. Ligtas na. 21 years ka nang nagdarasal ng rosaryo, hindi mo alam kung ligtas ka. So ang lahat ng ito ay pagbabakasakali lang, baka sakaling maligtas ako. 21 years na tayo nagbabakasakaling maligtas? Hello? So ang pagpapagal na ito, ang ating paglilingkod ay 21 taong pagbabakasakali. No. Na kapag nahulog ka sa hagdanan, hindi mo pa alam, maliligtas kaya ako pag namatay ako, pag nahulog ako dyan sa hagdanan at matapilok, mabago. That is the question. Ligtas ka na ba? Yes. Yes. How do you know? Ang sabi po ng Biblia, listen, brothers and sisters, ang sabi ng Biblia, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, you are saved. Pag sinabi ng iyong labi na Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay ligtas na. Amen. 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 Naniniwala kayo doon? Amen. Parang hindi sila naniniwala. Parang hindi kayo naniniwala na walang assurance ang inyong kaligtasan. I believe. May babalikan ako. So we cry out your name. Come on. Father of life, seated on the throne of grace. Everybody, it's only by your grace we are saved. Diba? Amen. Amen. It's only by your grace we are saved. Lord, you have said, if we call upon your name, we and our families. Kanina, hindi niyo pinaniniwalaan? Yes. Hala! We are saved, brothers and sisters. Lord, we have been singing this, tapos hindi pala tayo sigurado sa pinakanta natin. Kaya when I was listening to your line, actually, nung sabi ko kay Sister Marcia, pa yung line na ipa-powerpoint ko na rin para dire-diretso na. Tapos nung binigay niya yung song na yan, sabi ko, ay, ang galing, kapareho ng aming tema. Praise God! Pinapalakpakan nyo, pero hindi nyo alam yung kinakanta ninyo. Tinatanong ko kayo kanina kung kayo po'y ligtas na, tapos hindi tayo sigurado, pero kinakanta natin, Lord, you have said, take note ah, kinu-quote natin siya, If we call upon your name, we and our families will be saved. Amen. Saan natin makikita yung verse na yan? Yan Acts 16:31. Acts 16:31-34. Amen. Sino nagsabi niyan? Si Paul. Si Paul and Silas. Ano yung scenario? Si Paul and Silas nakulong. Bakit sila nakulong? Merong isang manghuhula na sinaway nila yung manghuhula, pinalayas yung demonyo dun sa manghuhula, yung may-ari dun sa manghuhula, ipinakulong sila. Dahil nanggugulo daw si Silas at si Pablo. So ano nangyari? Pinakulong si Pablo at si Silas, to cut a long story short, nakalaya si Pablo at si Silas dahil sila yung nag-aawitan sa kulungan. Nakalad yung kanilang tankala, yung mga tali nila sa paano nakalad. Ito, sinier ko na sa inyo to. Nakalad siya. Tapos na makalag sila, yung bilanggo, yung jailer, yung gwardya, natakot. Natakot siya kasi pag nakatakas yung kanyang bilanggo, mananagot siya. Amen po? Amen. So, nung pumunta yung gwardya sa baba para hanapin si Pablo at si Silas, tinanong nila si Pablo at si Silas, papaano ako maliligtas?
Ano sabi ni Pablo ni Silas? Ayan yung sinabi niya. If you call upon the name of the Lord, you will be saved. You and your family will be saved. Amen. You and your household will be saved. Amen. 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 Ulit ko yung tanong, ligtas ka na? Amen. So pag tinanong kayo kung ligtas kayo, 21 years ka na nagpapagasaling kawain ito. Hindi ka pa sigurado, baka sakalit, Lord. Baka sakalit. Pariyak naman sa Panginoon. Namatay siya sa cross, tapos pakasakali lang ang kaligtasan natin. Ibig sabihin, namatay siya for nothing? Amen. Of course not. Of course not. Kaya siya namatay for our salvation. Amen. Amen, amen po. Amen. So pag sinasabi mong hindi ka siguradong ligtas, baka nagjo-joke lang si Jesus nang mamatay. Kasi walang kasiguran ng kaligtasan. There is an assurance of salvation. Amen. What? Pag iyong ipinrofess when you say that you are saved. Amen? Amen. Amen. Ang tanong, dugtungan natin para hindi ako maligaw sa ating pinag-uusapan. We and our families will be saved. Is your family saved? Yes. Yes. Bakit? Bakit? Because I am saved. Dahil ka ay ligtas, lahat ng pamilya mo, ligtas din? We have to do something. Ganun ba yun? Buy one, take all? No. I have to. Buy one, take all? Kausap nila yung jailer. Ang binabakit natin babasahin yun, kasi bibigyan natin ng emphasis. Pag ako ba ligtas, pati buong pamilya ko ligtas na rin? Depende. Depende. Patunayan natin yan. Ayan, pakibasa nga po. They answered, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your family. Okay. Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your family. Again, this is Paul and Silas talking to the jailer. Kaya lang, dugtungan ang basa. Then he preached the word of the Lord to him and to all the others in the house. Okay. And they preached the word of the Lord to him, dun sa jailer, and the other members of the house. That's the only reason kaya ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. Kasi kailangan din nila makarinig ng salita ng Diyos. At dugtungan niyo po ang basa hanggang 34. At that very hour of the night, the jailer took them and washed their wounds, and he and all his family were baptized at once. Amen. He, the jailer, and all his family were baptized. Nabinyagan silang lahat. Pakidugtungan pa po. Then he took Paul and Silas up into his house and gave them some food to eat. Ayan, mga kamanggagawa ng Diyos, kaya sinasabi, we and our families will be saved. Bakit? Kasi kung ikaw ay mananampalataya, you have a pananagutan para yung iyong mga mahal sa buhay ay mabautismuhan at tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi yan buy one, take all. Nakapagligtas ako, bahala ka na, magkasala ka dyan, magkasala, ligtas ka rin naman. No. Salvation will come into your family sa pamamagitan mo. Amen po? Amen. Amen po? Amen. So, mali yung sinasabi natin, kasi kung yan lang ang babasayan natin at hindi natin babasa yung karugtong na verse hanggang 34, tinanggap nila si Jesus bilang Panginoon ng tagapagligtas, kaya sila naligtas. Hindi lang dahil dun sa jailer, kaya naligtas yung family niya. Kundi tinanggap niya sa kanyang pamilya at napabautismohan silang lahat. Amen po? Amen! Amen! Amen. Hindi po natin ang dakilang Diyos. Let's go back to the question. Are you saved? Amen! Is your family saved? Amen! Not all. Why? Ang ganda rin ng sharing ninyo kanina, grabe, blessed na blessed ako, sabi ko yun, nag-a-align lahat ng sinasabi ng aking mga kamanggagawa. Sister Odin kanina, sabi niya, nag-pray siya, tapos kinat yung video ng prayer niya.
And she felt so, in a way, upset na parang, bakit tinatanggal nila yung prayer part? Alam niyo kung bakit? Kasi mayroong mga tao talaga na hindi maliligtas. At yun yung kabigatan ng ating puso, yung kailangan at gusto mong maligtas, responsibilidad mong bahagi na ng salita ng Diyos. Amen. Huwag na nating sagutin ng malakas. Tatanungin ko po kayo, yung asawa mo baligtas na? Yung anak mo baligtas na? Yung magulang mo baligtas na? Yung tiyahin mo, yung kapatid mo ligtas na? Yung pamangkin mo baligtas na? Bakit? Meron tayong mga inaalagaan pamangkin, kapatid, magulang, bago mamatay si nanay, bago mamatay si tatay. Namatay na sila't lahat, naligtas kaya sila? Of all the years that we've been serving the Lord, are the family members, the people closest to our hearts, are they saved? How will we know if they're saved? Have they accepted Jesus Christ as their Lord and Savior through their mouth? Kasi sabi natin, out of the heart, the mouth speaks. Kasi kung hindi mo naman sasabihin, kung hindi mo talaga gusto. Amen po? Amen. Kaya dapat sinasabi ng ating bibig, Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Because if you will not say that, that means hindi nanggagaling sa puso mo. Amen? Amen. Ang dami nating inalaga ang mga kamanggagawa, ligtas kaya sila? Ligtas kaya sila? Amen po? Amen. 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 Mga kamanggagawa ng Diyos, sa ating pong paghinilay sa hapong ito, sa gabing ito, ibabalik ko yung tanong, handa ka na ba? Handa ka na ba? Amen. 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 Ano yung pinaghahandaan mo? Ano yung pinaghahandaan mo? Ang pinaghahandaan natin, what are we preparing for? Ang pinaghahandaan po natin ay yung Judgment Day. Yeah, very good. The coming of the Son of Man. And then they will see the Son of Man coming in the clouds. Ito po yung pinaghahandaan natin bilang Kristiyano. Ito po yung pinaghahandaan natin. Amen? Amen. Handa na ba tayo makatagpo si Jesus? By the way, dalawang paraan para makita si Jesus. It's either ngayon siya darating, bubukas ang langit at buhay pa tayo, makikita natin siya. Or, not on our lifetime, bubuhayin tayo. Amen? Amen? Ang tanong, kung hindi mo man makita si Jesus ngayon, not on our lifetime, bubuhayin ka kaya niya. O baka nandun lang tayo, Lord, kawawa naman ako, walang bumubuhay sa akin. Hindi ba lahat mabubuhay? Even the bad people? Bubunahin, bubuhayin. Ang mga hindi maliligtas, magduro sa kanilang kaluluwa. Mga kamanggagawa, ang mga ligtas, lahat mabubuhay. Kaya lang, yung iba aakyat, yung iba, mananatili. Mananatili. Picture niyo ulit sa isip niyo. E paano kung dumating si Jesus ngayon? Aangat kaya ako sa lupa? May anghel kaya kakaon sa akin at bibitbit rin ako paakyat? Amen? Amen. Amen. Meron kayang susundo sa akin angels and gather me and pick me up. Amen? Amen. May sandaling paninilay. Yung kayo mga mahal ko sa buhay, iaakyat din sa langit. Pangalawa pong tanong na ating sasagutin, how do you know that you are ready? Paano mo malalaman na handa ka na sa pagbabalik ni Jesus? Hello? Paano nyo po malalaman na handa na tayo sa pagbabalik ni Jesus? Paano mo malalaman na pag nabagok ka dyan mamaya, pagbaba mo sa baba, mabagok yung ulo mo at mamatay ka, paano mo malalaman na sa langit ka pupunta? Ha? Kasi sinabi natin kanina, once you profess that Jesus Christ is your Lord and Savior, you are saved. Amen? Kaya ngayon mga bago mamatay, di ba? Pinagpipray natin ang prayer of acceptance. Lalo na po yung mga taong may sakit. Kung may kakilala kayong may mga may sakit, at tiktik-tik-tik ko na rin ito sa inyo, dito rin sa flashing, kung ikaw ay nag-aalaga ng matanda, kasi yung aking may bahay, na nag-aalaga rin ng matanda, kasi kung may pananagutan tayo, na tayo yung kasama nila sa huling sarili na kanang buhay,
kailangan magpanalangin tayo ng prayer of acceptance. Amen po? Amen. Piloin mo kung every 2 years namamatayan ka ng alagang matanda. Sa loob ng 10 taon, nakalimang kaluluwa na nakaakyat sa langit dahil sa iyong panalangin. Amen. Diba? Kasi pag matagalaga ng, ang pinapaalagaan naman ng mga matatanda, diba yung mga tipong malapit na talagang mamatay? Kung yun ang alaga mo, at sa loob ng 10 taon, nakalimang matanda na namatay ka, 5 kaluluwa ang umakyat sa langit dahil yun sa prayer of acceptance na ginawa niya. Amen. Na ginawa mo Amen. Sa kanya. Amen? Amen, Amen po? Amen. Kaya kung mayroon kayong kakilalang may sakit, mamamatay na, may nasa balik ng karamdaman, puntahan, ipanalangin. Manalangin ng panalangin ng pagtanggap. Amen, Amen po? Amen. Yun yung mananagutan natin. So babalikan ko yung tanong. How do you know that you are saved? Or how do you know that you are ready? By the way, isang pagbabalik, nawawala ba yung kaligtasan? Yes. Hindi. Yes. Binabawi ba ng Diyos ang kaligtasan? No. Hindi. No. Kanina sabi yun, I'm sure of my salvation. Ang tanong, nawawala ba ang kaligtasan? Hindi. Bakit? Halimbawa, ligtas na ako ngayon. Tapos nagkaroon ako ng kabit, nagkaroon ako ng pulasising, nagkaroon ako ng mga ano, nagkasala ako, na yan. Oh, no. Ligtas pa ba ako? Hindi na. Nawala na yung kaligtasan. Nawala. Nawala na yung kaligtasan ko? Yes. Nagkasala. Ha? Nagkasala. Nagkasala ako sa nawala na yung kaligtasan ko? Hindi. Andun pa rin. Sino nagsabing nawala na ang kaligtasan? Halimbawa, ako yung preacher, tapos bigla ako nagkaroon ng pulasising, nagkaroon ako ng pangalawang asawa, apat, tatlo, walo, tapos nagkaroon ako ng mga anak sa labas. Ngayon mo, naging lasinggero ako. Nawawala ba yung ating kaligtasan? Siguro na, nawala yung relasyon between nako. Nandun siya. I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior, out of my heart the mouth speaks, tapos itinanggap ko talaga ng takos puso si Jesus. Tapos nagkasala ako after so many years sa paglilingkod. Nawala na ang aking kaligtasan? Nawala. Nandun lang siya, pero... Nandun lang siya, pero... Nawala din siya. Hindi, naka-pending lang. Isang naka-pending. Isang napakagandang example si King David. A man after God's own heart. And Yahweh himself gave that title to David. This is the man after my heart. Titulo ni David yun. Ano yung kwento ni David, anak ni Jesse, hiniram na hari, kasunod ni Saul? Ano nangyari? Naging isang mahusay na hari. Kaya lang, sa kanyang pagiging hari, nasa kanya na ang lahat, nagkasala siya. Ano yung pinakamalaking kasalanan kanyang nagawa? Ipinapatay niya si Uriah. Saan pa? Bakit niya pinapatay si Uriah? Para makuha niya ang asawa. Sino yung asawa ni Uriah? Si Bathsheba. Ito yung senaryo. Si Uriah, isang general ng kanyang sundalo, para makuha niya yung asawa, kasi gustong-gusto niya yung asawa ni Uriah, ipinadala sa digmaan, pinang frontliner sa digmaan, namatay. Milano. Murder. Krimen yun. Murder. Hindi yun incident, aksidente nangyari. Sinadya niyang ipagitna para mamatay yung kanyang mahusay na sundalo. Para lang maangkin yung asawa. Dumating si Prophet Nathan. Anong sabi ni Prophet Nathan? Magsisi ka at nagkasala ka. Anong ginawa ni David? Nagsisi siya dahil sa kanyang kasalanan. Ano yung kanyang ginawang pagsisisi? Naisulat niya yung Psalm. Ang Book of Psalms. At ang sabi sa isang passage ng Book of Psalms, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Restore unto me the joy of my salvation. Kasi ang nawawala sa kanya, yung joy of his salvation. Kasi yung kanyang kasalanan nakapagpalayo sa kanya sa Diyos. Yung kanyang kasalanan, hindi siya makalapit sa Diyos. Alam niyang nagkasala siya, nawala yung joy of his salvation. Amen po? And the same reason kung bakit may mga kamanggagawa tayo na hindi na umaattend sa gawain, kasi nahihiya na sa Diyos. Nahihiya na lumapit sa Panginoon kasi nagkasala ako. Nawawala na yung joy ng salvation. Amen po? Tayo yung pinagmulan ng kanilang kasalanan. Yung panganay na anak ni David at ni Bathsheba, firstborn namatay. After mamatay yung kanilang firstborn,
na wala yung kanyang pagluluksa at siya ay nagbalik sa kanyang pananampalataya. At yung biyaya ng Diyos, alam po ninyo, yung kanilang pangalawang anak, take note, si Bathsheba rin, the same girl, the same woman na inagaw niya, nagkaroon ng pangalawang anak. At sino yun? Solomon. Si Solomon. Naging successor niya pa. Anak din ni Bathsheba at ni David. Ganon magpatawad ang Diyos. Mawawala yung joy of salvation mo, pero pag inihingi mo ng tawad sa Kanya, naduduhon yung salvation and the joy will come back. At ibibless ka pa ng Diyos. Amen? Kaya itinatanong ko ulit sa inyo, nawawala ba ang kaligtasan? Hindi. Hindi po nawawala ang kaligtasan. Kaya lang, nawawala yung joy. Lumalayo lang tayo. At yung mga nagkakasala na tumanggap kay Jesus, tayong mga Katoliko, may pinaniniwalaan tayong state of purification. Ano po yung state of purification? Confession. Ano yung state of purification? Kapag ikaw ay namatay, pinapanalangin natin yung kaluluwa nito. Kasi nasa purgatory. Nasa purgatory. Tayo mga Katoliko, may paniniwala tayo tungkol sa purgatory na pwede nating ipanalangin ang mga taong nagkasala sa Panginoon upang itawid ng Panginoon at malinis ng Diyos. Amen po? Amen. Kaya meron tayong sacrament din of reconciliation. Amen? 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 Amen. Kaya, ibig sabihin, 9:20 na, nag-aalar na ang relo ni Sister Ellen. Kasi may prayer sila ng 9:30. So mga kamanggagawa ng Diyos, how do you know that you are ready? We have professed. How do you know that you are ready? You have accepted Jesus Christ as your Lord and your Savior. Amen po? Amen. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ligtas ka na ba? Ligtas ka ba? Sigurado ka? Sigurado ka? Sigurado ka? Sigurado ka? Pangalawang tanong, ligtas ka na ba? Ligtas ka na ba? Yung pamilya mo, ligtas na? Ligtas na. Nakapending. Mga kamanggagawa ng Diyos, naikwento ka rin ito minsan noon. At gusto ko lang ulit-uliting ikwento. Nung kami, iuwi po namin ang aming mga anak sa Pilipinas, sila po ay nagta-tricycle papasok sa eskwela. Alam niyo na ang tricycle sa Quezon, sa Candelaria. Kung kayo po ay nakarating ka ng vehicle, dumadaan kayo doon. Ang mga bus doon, dalawang, ang masada doon, dalawa lang. Dalawang linya lang, salubungan. So pag ikaw isasakay ng tricycle, yung tricycle mo nakikipagpatintero sa mga bus, sa mga truck, regional buses, at sa mga truck na delivery truck. May mga dalang Copran, Yog, mga malalaking sasakyan. So yung prayer namin lagi mag-asawa, Lord, ingatan niyo po ang aming mga anak sa kanila pong pagpasok sa eskwela, pati si Kadani. Kung kanilang tricycle driver, kasama namin sa panalangin, Lord, ingatan niyo po si Kadani, hawakan niyo po yung pagmamaneho niya, ingatan niyo po siya. Kasi kasama niya yung mga anak ko. Di syempre, ingatan niyo rin si Kadani, Lord. Pag na-accident si Kadani, kasama yung mga anak ko. Kaya, yung panalangin namin, sabi namin mag-asawa, nung ito po i-talk ko sa Kinetikad, sabi ko, yung mga anak natin, mag-prayer of acceptance. Malilipa po sila noon. Magdadalawang taon, tatlong taon, saka yung bunso namin, isang taon or something. Nagpe-prayer of acceptance kami. Sinusundan lang namin. Bago sila matulog, Lord Jesus Christ, I accept you as my Lord and Savior. Come into my heart. Inuulit lang nila yung pinapanalangin namin. Sabi ko, Lord, kampante na kami. Hindi dahil sa gusto na namin sila mamatay, kundi kampante kami na kapag yung aming iniingat-ingatan ay tinaalaga ang mga anak, na kapag nawala, ano man ang mangyari, ligtas sila. Amen. Yung assurance na mayroon tayo bilang mamananampalataya. Na hindi ka takot mamatay dahil alam mo na pag ako'y namatay, makakasama ko sa Jesus. At kung ako'y mabubuhay at habang ako'y nabubuhay, gagamitin ako ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Sabi din ni Pablo, to live is Christ and to die is gain. Kung ako'y mamamatay, biyaya pa rin kasi makikita ko ang Diyos. Kung ako'y mabubuhay, biyaya pa rin kasi nagagamit pa ako ng Diyos. Amen, amen po? Amen. Yun yung ating pinaghahandaan, ang kamatayan, ang pagbabalik ni Jesus. Paano mo malalaman handa ka na, tinanggap mo na si Jesus bilang Panginoon at Tanging Tagapagligtas. At ako'y mag-shortcut na po, kasi ako po wala ng oras. Alam ko, magsasara ang simbahan ng alas 10. Open ang simbahan. Diba?
No pressure. Bigyan natin ng definition. Ano ba ibig sabihin ng pagiging handa or to be prepared? Sabi ng Merriam-Webster Dictionary, to make yourself ready for something that you will be doing, something that you expect to happen. Sa Tagalog, maging handa. Ikaw ba ay handa na? Amen. Handa na? Amen. Something is about to happen. Are you ready? Amen. Again, we are preparing ourselves for Christ coming, or we are also preparing ourselves dun sa ating kamatayan, tayo iligtas na. Amen po? Amen. 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 Pero hindi ko sabihin, ina-anticipate mo na, mamamatay na ako, No. Ina-anticipate natin ang kanyang pagbabalik na handa tayo kahit anong ginagawa mo, ready ka na. Amen po? At ang pagdating na yung karuntong natin binabasa, napapabilis ako ng salita kasi lumukulang ako sa oras. Yung ating binabasa kanina, kung babasahin niyo po yung Mark chapter 13 in the last few verses, sabi daw, huwag sana ikaw datna na natutulog. Huwag sana tayong datna ng Diyos na natutulog. Ano ibig sabihin na natutulog? Natutulog yung pananampalataya mo. Natutulog yung pananampalataya mo. At doon sa binasa natin kanina sa Book of Luke, drowsy. Ang ganyan-ganyan ka na. Meron bang drowsy dyan? Huwag sana tayong datna ng Diyos na natutulog. Ano ibig sabihin na natutulog? Yung tayo yung dinadata ng Panginoon na wala yung focus natin sa pananampalataya. Amen? Na busy tayo sa lahat ng bagay na nakalimutan natin yung paglilingkod. Pero parang isang tanong pala. Itatanong ko siya pagkatapos dito ang pangalawa. Sabi na itong pangalawa, to prepare means to make someone or something ready for some activity, purpose, or use. Are the people around you ready? Inihanda mo na ba, ipinaghanda mo na ba ang mga taong nasa iyong paligid? Hindi lahat. Pag tayo mamamatay, meron tayong life plan. Hindi na kailangan akong abalahin, hindi na kailangan mag-collect na ng pera sa pampalibing ko. Handa na ako sa paglilibingan ko. Wala kayong worries. Amen. Pinaghahanda natin yung kamatayan sa ganung aspeto. Amen. But are the people around us ready? Ipinaghanda ba natin sila? Hindi lahat. Alam po ninyo, babalikan po rin ang ating sinabi kanina, nakalulungkot, meron kang inaalaga ang apo, pamangkin, tapos pag namatay, inaangat ka ng mga anghel, tapos yung anak mo, yung pamangkin mo, yung apo mo, nakikita mo doon, walang kumukuha sa kanya. Lord, parang awa mo na, ipakuha mo sa anghel yung aking apo, yung aking anak, yung aking pamangkin. Too late. It's too late. Kaya ipinaghahanda ba natin yung ating mga mahal sa buhay? Amen? Amen. May pananagutan tayo sa ating pong mga mahal sa buhay. The reason why we are saved, hindi lang para sa iyo, kundi para sa mga mahal mo sa buhay. Amen? Amen. Amen? Amen. Is this community ready? Amen. 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 Pag tinanong kayo sa susunod, ligtas ka na ba? Amen. 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 Ligtas na kami. Ligtas na kami. Kaya lang, sinasarili ang kaligtasan, which is too bad. At yung pangatlong ibig sabihin ng to be ready or to be prepared is, sabi dito ng Merriam-Webster Dictionary, ayan, medyo matagal siya. To prepare is to make or create, ayan, to make or create something that is ready for use. To make or create something ready for use, that it is ready for use. Ano ibig sabihin? Meron ba tayong ginagamit para ihanda yung ating mga mahal sa buhay? Dinadala ba natin sila sa gawain? Dinadala ba natin sila sa simbahan? Pinatatanggap ba natin sila kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas? Inihanda ba natin sila? Amen? Amen. Inihanda po ba natin ang ating mga mahal sa buhay? Meron po na itanong dati, bakit kakaunti lang yung dumadalo sa gawain ng Diyos? Bakit kakaunti? Naitanong nyo na ba yun? Bakit mas kakaunti yung dumadalo sa gawain? Maraming nagsisimba, pero after magsimba, kakaunti yung nag-i-stay para sa Bible study. Pag nagkaroon ng programa ng simbahan, ng mga Bible study, kakaunti yung dumadalo. Bakit kaya? Natanong nyo na yung sarili nyo. Bakit po? Hello? Ang daming Pilipino dito, alam nila na may Elsa dito, yung iba nakadalo na at naka-attend na sa gawain, pero bakit hindi lahat bumabalik?
Busy, ayaw, may trabaho, bakit walang follow-up, bakit hindi tumatagal ang marami sa paglilingkod? Bakit? Kasi kakunti lamang po yung hilera ng Diyos na may stamina, may kakayahang tumagal sa gawain. At ikaw yun. Amen. Ikaw yun. Bakit ka may ganoong klase ng stamina? Ano yung Tagalog ng stamina? Yung resistensya. Bakit ka may ganoong klase ng resistensya na may extra time ka sa gawain ng Diyos? Dahil ba wala kang trabaho? Dahil ba matanda ka na? Wala kang ibang puntahan kundi dito? Then we have the joy. May joy kami sa pagsiserve. Kasi may joy tayo sa paglilingkod. Joy ang paglilingkod. Pero ano ang gagawin natin dito sa lakas, sa resistensya na mayroon tayo? Are we going to keep it for ourselves? No. We have to use this. We have to make or create something that is ready for use. Yung ating ginagamit, kakayahan, talino, kailangan nagagamit. Amen po? Amen. Nagagamit po sa pag-aakay sa mga kamanggagawa, pabalik sa gawain ito. Amen? Amen. At dito po ako matatapos sa isang maigsing pagninilay. Sabi dito sa ating maigsing pagninilay, mga kamanggagawa ng Diyos, how do we prepare ourselves as a community? How do we prepare ourselves as a community? Tayo yung community of believers. Tayo yung may stamina. 21 years. Can you imagine? Hindi lahat tumatagal ng 21 years. Marami na sa ating nawala sa gawain. Meron yung mga pabalik-balik. Meron tayo mga manggagawa na once a month lang dumadalo. Meron tayo mga manggagawa na dumadalo annually. Pag anniversary, kailangan mo yung tulong nila. Darating sila. Pero ito yung tanong. How do we prepare ourselves as a community? Paano natin mapapanatili yung ating bilang? Encourage one another. Salamat po sa sagot na yan. Yaan ang purpose. Evangelization. Yaan ang purpose. Not just to evangelize, kasi yung mga evangelization sa mga non-believers. Pero yung mga believers na naririto na, nakakilala na, dumalo na sa gawain. Paano natin sila mapapanatili dito? Bakit sila hindi bumabalik? Bakit po sila hindi bumabalik? Kasi iba lang rin po tayo magbigay ng hindi sila hinirang ng Diyos. Lahat po tayo ay hinirang. Lahat tayo ay tinawag. Pero bakit may mga kamanggagawang hindi bumabalik? Bakit kayo lang ang nandito? Mga kamanggagawa ng Diyos, yun yung word. We have to be an encouragement to one another. At ito yung challenge ko ngayon sa inyo pong lahat. Use our abilities as a community to strengthen and encourage others. Amen? Amen. Meron kang resistensya, tumagal sa gawain ito eh. Sister Zenit, 21 years? Yung resistensya natin dapat nakakahawa sa iba. Dapat sila din tumatagal ng 21 years. Nasaan na yung mga kasama natin 21 years ago? Namatay na yung iba. Yung iba na nasa nursing home na yung iba. Yung iba kung may problema, susulpot sila. Susulpot sila. So ipanalangin natin, magka-problema sila lahat. Lord, magka-cancer na ko sila lahat para lumapit sa iyo. Ganun ba yun? No. Hindi rin yun ang kagustuhan ng Diyos na tayo magkasakit. Pero kung yun ang kailangan gawin ng Diyos para lumapit tayo, kaya niyang gawin. Anong sabi ng Biblia? Mainam pang putol ang iyong kamay, putol ang iyong limbs, para makapasok ka lang sa langit. Naalala ninyo yung passage na yun? Mainam pang maputulan tayo ng bahagi ng katawan, maligtas ka lang. At meron po akong kaklase namin ni Eli nung college, taga Bronx. Ang hirap akayin sa paglilingkod. Ang hirap akayin sa gawain. Hindi na sinashare namin, ay, huwag ako, itigilan mo ako. Huwag ka magpaka-preacher sa akin, mga tipong ganyan. Huwag mo ako, ganyan-ganyan. Minsan, susurprise namin siya dun sa bahay nila, magba-Bible study kami. Oy, huwag kayo magkakamali magka-Bible study sa bahay namin, pag-birthday ko, ha? Mga tipong ganyan. Mabait naman siya, mabait. Wala naman kami problema. Kaya lang, ang nakakalungkot, sabi ko, sana huwag hintay, huwag loobin ng Panginoon na baliin yung buto mo para lang mapunta ka sa gawain.
Nawa huwag loobin ng Panginoon that something will happen for you to fold and to bend your knees para lang lumuhod at tumawag sa Diyos. Pero kung yun yung kailangan para lang sa kaligtasan mo, gagawin ng Diyos yan sa iyo. Ganun kanya kamahal. Kasi ho, nang magka-cancer ka, tumawag ka lang sa kanya. Meron akong isang dati, nandito umatin. Ngayon, nadulas sa trabaho kasi is no, natumba siya. Tapos sabi ko, bumalik ka, para bumalik ka, kapalik ka ulit sa trabaho. Ayaw makinig, doon pumupunta sa ibang... Religion. Ay, Katoliko din, kaya lang ibang prayer. Pero ito yung pananagutan po natin eh. Paano natin, ibabalik ko yung challenge ko sa inyo kanina. How do we use our abilities as a community to strengthen and encourage others? Paano natin sila pababalikin? Ipanalangin natin sila. Ano ang ating ipapanalangin para sa kanila? Magka-cancer nga? Ibalik ang pagsisila ng paglilingkod. Yung joy of their salvation. Amen po? Amen. Kasi nagiging busy na sila, nawawala na yung joy sa pagbabalik sa gawain ng Diyos. Ano ba yung nais natin gawin? Ano yung strength ng community po? May ano ang strength ng flushing? Ano po ang strength? Ano yung kumbaga sa isang restaurant, ano yung inyong special? Ano ang specialty ng flushing cell group as a community? The joy of serving. Unity. Unity? Meron po bang unity ang flushing cell group? Meron. Meron pong unity? Meron. Nagiging visible ba yung ating unity? Yes. Yes. Dapat yung strength natin na unity, dapat na ita-translate sa ibang tao na kapag narito, ay, itong grupo na to may unity, dito ako a-attend lagi. Kasi yun yung strength eh. We need to find our strength, our abilities as a community to strengthen and to encourage others. The reason why other people don't come here anymore because they see somebody na a-attend dito tapos susungitan, ay, ayoko nang umattend. A-attend dito tapos pag chichismisan ako, ay, ayoko nang umattend sa flushing, mga chismosa tao. So how are we going to use our abilities? Amen po? Yun yung challenge natin ngayon. Sirit na? Ayan. Hanapin tayo muna natin. Mahal ni Sister Nicole ang kanyang mahiwalang telepono. Mga kamanggagawa ng Diyos, may ability ang flushing kaya tumagal ng 21 years. Kailangan lang natin hanapin kung ano yon para ma-transfer sa iba yung stamina para tumagal sa paglilingkod. Ano yung sikreto ni Sister Zenny? Bakit siya tumatagal bilang sa coordinator at hindi sumusuko sa kabila ng 21 years na paglilingkod? Kailangan ma-translate sa mga kamanggagawa yung character na yun. Amen po? Amen. Kailangan ma-transfer sa iba yung character na yon. Kasi pag hindi na-transfer, pag nawala na si Sister Zenny, wala na rin yung ating pagtagal. So, kailangan ma-transfer yung ability na yon. Amen po? Amen. Mayroon ako ikukwento po sa inyo. Ito yung na-share ko sa Edison Cell Group. Sabi ko sa Edison Cell Group nung ako po yung nag-talk sa kanila, isang akay lang sa isang taon ang goal natin. Ano ibig ko sabihin? 1, Brother Paul. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Sister Nicole. O sabihin nyo lang 13, hindi kami kasama mag-asawa. Ito yung regular na attender, 13 katao. Sa loob ng isang taon, may aalagaan kayong isang akay. Tig-iisa lang kayo. Sa loob ng isang taon, ha? Hindi 10, hindi 8, hindi 5. Isa lang. May dadaling kang akay dito at yung spirit mo na nakasipagan sa pagdalo, kailangan ma-transfer mo sa kanya. Isa lang. So after pagbalik ko dito, meron na kayong 26 na consistent prayer partner na dumadalo. Times 2. Hello? Isa lang ha, isa lang. Huwag na kayo mag-isip na, inakay ko to. Pag nag-akay po kayo ng isang tao, tutukan ninyo. Huwag niyong bibitawan. Ay, ayaw nang dumalo eh, kasi dumadalo na sa ibang gawain. Well, magsipag tayong lahat.
Yun yung stamina kung bakit lumalago ang maraming ministeryo. Kasi hindi natin sinusukuan sa pag-aakay. At hindi lang yung pag-aakay. Hello? Alam niyo kung bakit iba hindi bumabalik? Kasi wala silang nararanasan sa gawain nito. Hello? Yes, that's true. Hindi nila nararanasan ng Panginoon sa gawain nito. Bakit ka bumabalik? Kasi may naranasan ka eh. Kasi may na-answered prayer ka. Kasi may gumaling sa iyong pamilya. May hiningi ka na dibinigay ng Diyos. Kaya ka bumabalik. At yung ability mo na yun, yung mga pagpapala mo na yun, kailangan ma-transfer dun sa akay mo. Kailangan ma-experience niya rin. Amen po? Amen. Amen? Tinutugtugan na ako ni brother no. Paul. Pinalalayas ka na ako. What time pressure? Opo lang kayo, sir. Ito naman, hyper. Pinalalayas mo na ako. Nag-give text na. No time. Kaya ka manggagawa ng Diyos. Mga ka manggagawa ng Diyos, isa pong paalala sa atin, kapag nag-akay, ito yung unang tip, pag nag-akay, focus sa isa. Huwag kayong mag-focus sa walo, sa sampu, sa isang pamilya, no? Sa isa lang. So ngayon ay November 27. Next, November 27, next Thanksgiving, dapat 26 consistent tayo. Amen. Na tao. Kasi may inalagaan kang iisang tao. Ang problema sa atin kung ba't hindi tayo lumalago, pag hindi na dumalo, ay ayaw niya nang dumalo. May alaga siya, may trabaho na. I-follow up. Amen po? Pero ang ating aakayin, una tingin sa lahat, yung ating mga mahal sa buhay. Sila yung primary goal natin. Eh, gumagawa ng homework yun, Biyernes. Yung anak ko, gumagawa ng homework, mga sa college na. Well, be creative. Yung sa akin yung nakay, tinakain mo na, ayaw pa rin sumama. Mga kamanggagawa, be creative. Kung meron dito mag-aalok ng kaldero at kaserola at magbebenta sa inyo, ipagluluto kayo na masarap para lang bumili kayo ng kanilang kaserola at kaldero. Diba? Sa marketing? Amen. Well, nakakagawa sila ng ganung strategy, tapos tayo mga Kristiyano, walang ginagawang effort para lumago. Amen po? Amen. Pangalawa, dadalawa lang naman. Ano yung unang tip para tayo yung abilities natin sa pagkakas ng strength and making courage? Ano yun? Tutukan. Focus on one. Isang akay lang ang ating ipofocus sa loob ng isang taon. Pero inyo kung nagsimula, ilang sister Zari, ilang taon kayo, ilang kayo nagsimula noon? Noon? Parang pang sampu eh. Sampu. Sabi na lang natin walo. Sabi na natin lima. Noon, lima. Sabi na lang natin lima. Pero mo lima, tapos taon-taon lima ng lima, 5 times 20, 100 consistent attenders yun. Meron naman 100 kung a-attend lahat. Kung a-attend lahat. Totoo yun. Totoo yun. Hindi na po laging winter. Masakit yung paa, maggabi na lang. Gabi na. So aakayin niyo yung mga bata. Aakayin niyo yung mga bata, huwag yung mga akayin talaga na bitbitin. Kasi kung bitbitin niya, pag winter, hindi talaga tatayo kahit anong gawin niyo. So ano yung akay natin yung ating mga mahal sa buhay? Amen po? Tumapin sa akin, wala na. Amen. Mga kamagagawa ng Diyos, pangalawang tip, bakit pa, paano sila laging dadalo? Bigay nyo ng responsibilidad. Can you just imagine, yung prayer partner na inyong aakayin, pagdalhin nyo halimbawa ng krus na yan. Sister, wala sa Papa Jesus pag hindi ka umatid next week. Wala kaming krusipiho pag hindi ka umatid next week. Aatin yan linggo-linggo. Padala mo yung gitara ni Brother Paul. Sister, pag hindi ka dumating next week, wala kaming gitara. Aatin yan linggo-linggo. Pagdali mo siya ng bulaklak. Oh, next week, sister, ikaw magdadala ng bulaklak. Aatin yan next week kasi kailangan siya magdala ng bulaklak. Bigyan natin mag-rosaryo ka next week. Sister, ikaw ang leader ng rosary natin. Bigyan natin ng responsibility, lalo higit yung mga pagmadalang dumalo. Huwag niyo na kayo. Kayo-kayo na lang nandito dito. Kayo-kayo pa rin nagtotoka-toka. Makes sense. Makes sense. Kayo-kayo lagi nandito dito kasi kayo-kayo rin na may ginagawa. So bigyan niyo na halimbawa, Sister Beth, dalhin mo yung rosaryo. Sister Beth, dalhin mo yung si Mama Mary.
Linggo-linggo nandi dito yan. Ay, naku, hindi ako makawedding ano, mawawala si Mama Mary, mag-rosary sila, wala si Mama Mary. Ay, padali niyo yung projector, sister, pag wala ka, wala kami projector. Yung mga madalang dumating, bigyan ng responsibilidad. Sister, next week magdadala ka ng ano ha, ng cheesecake. Mga kamanggagawa ng Diyos, I am just sharing to you mga practical na mga bagay para mag-encourage yung ating kamanggagawa. And another reason why other people do not come back here, they don't feel belong. Okay lang pag wala siya. We will survive without you attitude. Matutuloy naman yung gawain pag wala ako eh. So hindi na lang ako dadalo. Pag yun pumasok sa isip nila, huwag nyo nang asahan babalik. Kasi nakaka-survive pala kayo nang wala ako. So I feel worthless sa gawain yan. Wala akong pakinabang. Once they realize their value, they will keep on coming. Kasi I am important in the community. Amen. 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 Very true. Kung hindi nyo ginawa manunugtog yan si Brother Paul, matagal na yan nawala. Hindi mo binigyan ng gitara yan at pinagtsagaan kiklang-klang-klang-klang. Hindi yan mag-aaral at huhusay. Kasi may responsibilidad. Kaya nagsisipag dumalo, nagsisipag matuto, mag-aral ng gawa ng mga awitin ng Panginoon. Amen. Amen. Amen po. Amen. Kung hindi niya binigyan ng camera yung Sister Marcia, hindi yan naatin kung walang susundo sa kanya. Pero dati, magtsatsaga siyang lalakad, kasi kailangan niya magkaroon ng video, kailangan ma-picture, kasi may value siya, may halaga siya sa community. May value tayo sa community. Amen? Amen po? Amen! Bigyan ng pagpapahalaga, ma-strengthen at ma-encourage ang bawat isa. Amen po? Amen. Para yung kaligtasan hindi lang sa atin. Amen? Para pagbalik ni Jesus, well done, my good and faithful servant. Yung isang lima na ibinigay kay Sister Zenny noon, naging 500 na mga manggagawa ng flushing cell group. Amen. Yun yung parable of the talents. Binigyan ka ng lima, tapos hanggang ngayon, lima pa rin kami, Lord, 21 years ago. Lima pa rin kami. Hindi lumago yung ibinigay sa ating limang tao. Amen? Amen. Yun yun, ibig sabihin noon. Hindi lang yung talent, yung kakayahan, yung yaman. Itong community na ito, ito yung ibinigay sa atin. Are we growing as a community? Kasi yun yung hahanapin sa atin. Amen po? Amen. Are you saved? Amen. Amen. Are the people around you saved? Amen. Is this community ready? Amen. Parang hindi kayo convinced dito. Tagal ko nagsalita, hindi tayo convinced. Convinced. Mga kamanggagawa ng Diyos, kaya tumatagal po ang flashing cell group at hindi na nadidissolve. Kasi may pananagutan tayo at may hinahanap sa atin ang Panginoon. Amen? Kaya tayo patuloy na tumatagal sa paglilingkod. Mayroon pong hahanapin sa inyong Panginoon sa kanyang pagbabalik. Amen? Amen? Let's bow our heads in prayer. Feel comfortable right now. Huwag mong isipin yung nasa paligid mo. Huwag mong isipin yung ingay sa bintana. Huwag mong isipin yung mga katabi mo. Ituon mo lang ngayon ang isip mo. At i-picture mo sa isip mo ngayon si Jesus nasa cloud. I-picture mo ngayon sa isip mo yung langit na napakadilim ngayon, bubukas, at si Jesus naroon, isang hari, may corona, may hawak na setro, napapalibutan ng mga anghel, at yung mga anghel niya bumababa sa lupa, kinukuha ang mga hinirang ng Diyos. Picture that in your head right now. Jesus Christ as a King, He is coming and we are ready because His angels are going down gathering His elect. The question right now is, are you being picked up by an angel right now? And if you are being picked up by an angel right now, looking back
is your family being picked up by an angel too? Meron din kayang pumupulot sa kanilang anghel at binibitbit sila paakyat papunta kay Jesus. Yung mga mahal mo sa buhay na namatay na, bubuhayin kaya sila ng Diyos? Tumanggap kaya sila kay Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas? Wala kang iisipin ngayon, meron kang maririnig, meron kang makikita sa balik na tao mo. Burahin mo lahat. Just picture in your head right now, Jesus Christ on the clouds, surrounded by angels. That is what we are preparing for. Yan yung pinaghahandaan natin, kapatid. Hindi lang yung blessings, hindi lang yung kagalingan, hindi lang yung biyaya at kalakasan, kundi si Jesus na bumabalik. That is the real essence of the season of preparation, the season of Advent, that Jesus Christ is coming. Heavenly Father, we thank you for your message this evening. Once again, we thank you because you have opened our hearts and our minds in the understanding of your words. Lord, sa gabi pong ito, itinataas namin ang aming pong mga mahal sa buhay na hindi pa nakararanas ng kaligtasan. Lord, bigyan mo kami ng kakayahan na ipakilala ka sa kanila at manalangin ng panalangin ng kaligtasan. Right now, kapatid, kung tinatanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas, inanyayahan kitang tumayo. If you are accepting Jesus Christ as your Lord and Savior, I am inviting you right now to please stand. Kung tinatanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo at Tagapagligtas, inanyayahan kitang tumayo at itaas ang iyong kamay. Let's lift up our hands right now. And again, continue to focus on Jesus. Continue to focus on Jesus right now. Just stay there where you are. You don't have to move around. Just stay where you are. Raise your hands right now. Both hands. At minsan pa, let's profess it with our mouth, with our lips. And make this your personal prayer. And say this after me. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Maghari ka sa aking puso. Maghari ka sa aking puso. Let me pray for you right now. Heavenly Father, nakita mo Panginoon na aking mga kamanggagawa. Muli, sinasabi namin at sinasabi ng aming mga labi na ikaw ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Ginawa na namin ito noon, Panginoon, at inuulit namin dahil may assurance kami ng kaligtasan. Sa Panginoon, Panginoon, sa mga oras nito, ang aking mga kamanggagawa dito sa Flashing Cell Group na tinawag mo na ligtas at handa sa iyong pagbabalik, gamitin mo ang kanilang mga buhay, Panginoon, na maging tagapangaral din at tagapagbahagi ng iyong salita, na iyong mga mahal nila sa buhay, Panginoon, maging kasama din nila sa pananalangin ng pagtanggap sa iyo. Bigyan mo sila, Panginoon, ng talino, kakayahan, at ang lakas ng loob, O Diyos, upang yung kanilang mga mahal sa buhay, maisama nila sa panalangin ng pagtanggap. Panginoon, nais namin yung aming pong mga mahal sa buhay, ang aming kabiyak, ang aming mga anak, ang aming mga apo, ang aming pamangkin, magulang, kapatid, mga pamangkin at mga taong malalapit sa aming puso. Nais namin maligtas, Yahweh. Kung kaya't, O Diyos, bigyan mo kami ng lakas ng loob na mapatanggap din sila sa iyo sa pamamagitan ng maigsing panalangin ito. O Diyos, ganun din, O Diyos, patuloy mong palaguin ang gawain ito at ihanda, Panginoon, ang Flushing Cell Group upang aming kakayahan, talino at galing at husay maging encouragement, Panginoon, ng mga kamanggagawa namin na wala na sa paglilingkod. Lord, ibalik mo po sila, O Diyos. Nawa, ibalik mo rin sa kanila ang kaligayahan ng kaligtasan. Na nawa, sa muli nilang pagbalik sa gawain ito, maranasan din nila, Yahweh, yung kaligtasan na nanggagaling sa iyo. Yung kapayapaan mo, ang kaligtasan mo. Minsan pa, Yahweh, salamat po sa gabing ito. Salamat sa iyong salita. And once more, as we part ways,
give conclusion to this message and give us some more practical applications that we may be able to live the word that we have heard this evening. Once more, we bring you praises, glory, thanksgiving. And may you continue to use our minds and whatever we think of, our lips and whatever we say, and our hands in whatever we do, your name, Yahweh, will be glorified. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let's lift up our prayer request, mga kapatid. At homework natin, mga kapatid, yung ating mga mahal sa buhay, isama natin sa panalangin ng pagtanggap. Kahit hindi nila gusto, pasunurin niyo siya sa panalangin. Kasi doon nagsisimula. Profess it with their lips and hayaan niyo na ang Panginoon gumawa ng kanyang sariling plano sa kanila. Pero tayo, siguraduhin mo na mananalangin sila ng panalangin ng pagtanggap. Amen po? Amen. Amen po? Amen. Para sigurado ka na pag dumating si Jesus, ligtas din sila. Amen? 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 Amen. Lord, once more, we are lifting up to you our prayer request. Everything that we are lifting up right now, Panginoon, maging Panginoon yung mga panalangin na hindi namin na isulat, Lord, na hanggang ngayon ay nasa aming isipan at ibinubulong, Panginoon, ng aking pong mga kamanggagawa. Heavenly Father, alam po namin, narito yung Espiritu mo, narito yung Banal na Espiritu. Lord, ginawa po namin, Panginoon, yung nais mong gawin namin, ang magbahagi ng iyong salita. And right now, Father, let your Holy Spirit do what it is supposed to do. Tugunin ang aming panalangin. Hawakan ang aming panalangin itinataas. Panginoon, ginawa na namin ang aming bahagi. Gawin mo, O Diyos, ang nais mong mangyari sa aming buhay. Ang tugunin ng aming panalangin, magpatotoo kami na aming Diyos na pinupuntahan dito sa Flushing, Lord, ay tumutugon ng aming panalangin. Na ang aming Diyos na sinusulatan ng aming mga prayer request, naririnig at nababasa mo, O Diyos, yung aming prayer request. At sa susunod na linggo, Lord, yung mga isinulat namin sa prayer request na ito, ipatototoo na namin, O Diyos, sapagkat tinutugon mo ang panalangin ng iyong bayan ayon sa iyong kalooban. Amen. Lord, sabi mo rin sa iyong salita, hindi babalik sa iyo ang iyong salita ng walang laman. Pagbalik, O Diyos, ng iyong salita sa iyo, pabalik, kasama na nito yung pasasalamat namin. Pagbalik, Panginoon, sapagkat kinukot ka namin, Panginoon, na pag humingi kami, bibigyan mo kami. Ikaw, O Diyos, ang nagsabi niyan, ang iyong anak na si Jesus ang nagsabi niyan. Kung kaya't, O Diyos, ibinabalik namin sa iyo ang iyong salitang sinabi sa amin. Kung kaya kami nanghihingi ayon sa aming pananampalataya, tutugunin mo kami. Yun yung aming pinangahawakan. Salamat, Yahweh, sa gabing ito. Salamat sa lugar na ito. Salamat sa bahay, Panginoon, sa tahanang ito. Pagpalain ang sino mang nakatira sa tahanang ito, ang bawat papasok sa tahanang ito, ay makararanas ang iyong kapayapaan. Pagpalain ang kanilang pangangailangan. Pagpalain, O Diyos, ang kanilang kinabubuhay. At ang tahanang ito ay hindi gagambalain ng anumang balak ni Satanas. Sapagkat ang iyong mga anghel, O Diyos, ang magtatanod sa bawat kamanggagawa namin, kapatid, kaibigan, na papasok sa tahanan ito. Minsan pa, Yahweh, sa iyo ang papuri, pagsamba, luwalhati at pasasalamat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Let's give thanks with a grateful heart.
everyone is invited po para po sa ating Thanksgiving celebration sa New York chapter sa Sunday. Isama niyo po ang inyong mga kaibigan at ang inyong mga pamilya. Amen. 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 Magpasalamat sa Panginoon. Amen. Thank you. El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name.